So ngayon, isi-separate natin siya ng kanya-kanya. Kung horn lang siya, wala siyang kasamang iba. Para pagka nag-edit ka ng video, yun na talaga, hindi ka na mag-e-edit. Basta pagka nilagay mo yung horn, yun na siya. Playable na siya agad. MP3 format. Okay, sa mga katropa natin dyan, nandito ako ngayon para magbigay lang ng ilang tips or mag-share sa inyo kung paano pwedeng i-customize or i-personalize yung mga sound effects na ginagamit natin sa paggawa ng video. O kadalasan, yung mga nadadownload natin kay YT na mga sound effects, usually mga mahaba, di ba, na mga magkakadikit na mga sound effects. Kumbaga, hindi pa siya hiwa-hiwala, hindi pa separate. Kung nag-download ka kasi ng mahaba at nag-i-edit ka ng video, matik yun ang ilalagay mo eh. Tapos magkakakat ka pa. Trabaho pa rin. So, ang gagawin ko, ituturo ko sa inyo, gamit ang virtual DJ. Gagamitin natin ang virtual DJ para mag-record tayo ng mga hiwa-hiwalay ng mga sound effects. Ang output niya, MP3. Solo-solo. Sa mga hindi pa nakakakilala kay virtual DJ, marami siyang gamit. Unahin lang natin yung pag-personalize or pag-record ng sound effects. Marami siyang gamit, ha? Instant DJ ka nga dyan kung tutuusin eh. So, isang mabilis lang to. Tara! Ito po yung virtual DJ na ginagamit ko 2018. Ito po yung isa sa mga free na pwede nating i-download kay Google. So, i-click lang po natin siya. Pwede natin siyang magamit offline kahit walang net. Kahit nasa labas tayo ng bahay, pwede natin siyang gamitin. So, ang gagamitin natin, ito yung magiging skin niya, yung pinaka-face ng virtual DJ. So, si virtual DJ, meron siyang 4 hanggang 6 decks na pwedeng gamitin. So, ano yung decks? Ito siya. Yung parang turntable na ginagamit nung unang panahon. Pero may mga gumagamit pa rin naman ngayon. So, dito muna tayo sa 2 decks. Makikita nyo, para siyang yung ginagamit talaga ng mga DJ. No? Pero actually, sa ngayon, ito na yung ginagamit ng karamihan eh, ng mga DJ na nagpa-party-party. Yan. So, actually, isang deck lang yung magagamit natin pagka nag-customize tayo o nag-personalize tayo, nag-cut, magre-record. Yan. Isang deck lang yung gagamitin natin. So, dito sa left side, ito, kung makikita nyo, ito yung mga pwede natin pagkuhaan ng mga music. Pwede nating i-edit, pwede nating i-cut. Ito yung mga galing sa computer. So, ito yung folder ko. Kuha tayo dito ng music na i-edit natin. Ito. Ito yung folder ko na sinasabi ko sa inyong dinownload ko galing kay YT. Na sama-sama pa siya kaya nandiyan siya sa FX4 cut eh, kasi ikakat ko pa siya. So pili tayo ng ano ng music. Although lahat naman ng mga dinadownload natin na mga sound effects non-copyright, yun nga lang talagang sama-sama. So ayan, mag-select tayo ng isa, drag lang natin dun sa may bilog o kaya i-double click lang natin. So drag na lang natin para ito yung pagpa-practice natin. So kung mapapansin niyo, paparinig ko sa inyo na sama-sama siya doon sa isang ano MP3 no. Hello, okay. This is M12. Finally back with another video. Forward natin ng konti. Yan, so mapapansin niyo yan yung unang sound effects. Yan yung pangalawa. Yan yung pangatlo. O diba, pagka nag-edit tayo tapos sinalpak natin siya doon sa ine-edit natin na video, magka-cut pa tayo. So ngayon ang gagawin natin, ika-cut na natin siya. I-re-record na natin siya na para maging hiwa-hiwalay na siya. As MP3 na, kumbaga, pagka sinalpak natin doon sa ine-edit natin na video, siya na, yun na, wala ka nang gagawin. So, seselect mo lang dito. Yan, i-gagalaw-galaw mo lang yan. Tatapat mo lang kung saan gusto mong i-record, no? Play mo na natin.
susubukan natin yung unang-una na yan. Yun ang i-record natin, ha? Okay, balik natin. Konti. Ayan. So, paano mag-record? Ito, may mga selection dito. Mixer. Makikita mo kung ano yung nagpe-play. Tsaka yung diagram niya. Video, kung yung ipine-play mo, may video, makikita mo rin dito. Scratch. Sa kanan natin ituturo yan. Yung master, yung pinakadulo, doon mo makikita yung record button. So, paano natin i-record? Press mo lang siya. Pagka naging kulay, gold na siya. Ibig sabihin, ready na siya for recording. So, ang iniintay niya na lang yan, ang iniintay niya na lang, tumugtog yung music na i-record mo. Ngayon, pagka tumugtog na to, automatic, magre-record na yan. Ngayon, paano mo i-stop? I-stop mo siya kung saan mo siya gustong i-stop. Tapos, ipapress mo to. Kasi, pagka hindi mo pinress ang record button, doon sa gusto mong ending, dire-diretso lang yan, marirecord niya lahat yan. So, testingin natin. So, nakapress na siya ng record. Kulay gold na siya. Pe-play na natin. Pagka nag-play ito, automatic count yan. So, subukan natin, ha? And I'll see you in the next video. So, stop natin. Record. Okay, ha? In-stop na natin yung unang-unang record natin. So, hahanap pa tayo ng isa pa. Bago natin puntahan yung MP3 files. Okay. Ito, yung kasunod niya, re-record natin. So, press natin ulit yung record button. Ready na siya. Play natin. So, yun yung pangalawa. Yun yung pangalawa. So, may dalawa na tayong na-record. Saan natin makikita yun? Makikita natin yan. Ako kasi, pagka nag-record button ka, pagka-click mo to at nag-start ka pa lang bago ko pa lang magre-record, pagka-click mo yan, lalabas kung saan siya ma-save. No? Ako pinili ko sa desktop. So, ito yung ito yung yan yung mga na-record natin. MP3, ito yung folder. Testingin natin, ha. Oops. Sorry, mali. Yeah. Oh, no! MP3, 1, 2, 3. Ito. So, yun yung pangalawa na nirecord natin. Kung mapapansin nyo, ha. MP3 file na siya. MP3 file. O, ito yung nauna nating nirecord. And I'll see you in the next video. O, diba? Yan yung nauna na nirecord natin. Ito yung pangalawa. MP3. Okay? So, ito. And I'll see you in the next video. Pwede nating i-edit yung title niya. Kung anong gusto mong title para alam mo na agad kung ano yung pwede mong kunin doon sa mga sound effects mo. Kunyari, nakakagulat. O, diba? So, eto. Nakakasindak. So, yan. Ngayon, pwede ka nang gumawa ng folder mo. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong folder. Doon mo siya ilagay lahat yung mga sound effects na na-edit mo. So, para pagka gusto mong kumuha habang nag-i-edit ka ng video, yan, makikita mo na agad, nakakasindak. Play. O, diba?